Kabanata 439. Ang diskarte upang ilantad ang kanya tunay na pagkatao. Paano ko naman malalaman kung Cyrus isang student at Solbury College when I hindi pumapasok sa parehong kolehiyo? Sigurado ako siya, gayunpaman, mula noong nag-aaral si Roxanne doon. Tsaka diba binanggit mo lang dati na bangga mo siya nung college? Amelia sabi kay Eric matapos itong pag-isipan. Kung totoo yan, imposibleng hindi ako. Alam na ang isang bilyonaryo na tulad niya ay dumadalo sa atin kolehiyo, sabi ni Eric pagkatapos ng maikling sandali pagmumuni-muni. Bakas ang pagdududa sa mukha ni Amelia. Nang marinig niya iyon, saka siya bamulong, bakit sinabi mo eh? Kahit na mayroong libu-libong mga mag-aaral sa Solbury College, hindi marami sa kanila ang nanggaling mayayamang pamilya. Sabi nga, chismis ng mga galing ang mga may pribilehiyong sambahayan ay kadalasang nagkakalat sa paligid kolehiyo, para masabi mong alam ng lahat sino ang mga mayayaman, mahinang tugon ni Eric boses. Sino ang nakakaalam? Paano kung siya pala ay isang mayamang tao na nananatiling low profile? Amelia nagtanong. Well, maaaring iyon ang kaso. Tumanggo si Eric bahagya. Ang gusto lang gawin ngayon ay alamin ang tunay na pagkakakilanlan ni Cyrus. Sino ang nakakaalam kung siya ay naging niloloko mo si Roxanne? Napatingin si Amelia Eric at nagpatuloy, at saka, medyo halata na may bagay ka kay Roxanne. Kung kaya mo patunayan mo na hindi si Cyrus ang sinasabi niya, ako siguradong tatapusin na ni Roxanne ang relasyon nila kanya. Ang paggawa nito ay magdadala lamang sa iyo ng higit pa benepisyo kaysa sa pinsala, hindi ba? Oh, Amelia, anong ibig mong sabihin dyan? Wala akong ibang minahal kundi ikaw. Ang nag-iisang ang dahilan kung bakit naging mabait ako kay Roxanne ay para sa iyo sake, sagot ni Eric. Consider ang how Roxanne ay binigay sa kanya ang malamig na balikat sa kabila ang kanyang mga pagsisikap na ituloy siya. Alam na alam niya iyon, malaki ang posibilidad na hindi niya magagawa manalo sa kanya. Sa pagkakataong iyon, wala siyang balak ng pag-abandona sa kanyang ideya na maging kanya si Amelia backup na opsyon. Close friend ko si Roxanne. Kung o wala kang bagay sa kanya, dapat tumulong ka pa rin her for my sake, don't you think? Sabi ni Amelia sa malambing na boses. Totoo yan. Siguradong hindi kita iiwan. Kaibigan sa kaguluhan sa panahong ganito. Pwede kang tumaya on it, bulalas ni Eric habang tinatapik ang dibdib. Tawagan ang aking kaibigan at hingin ang kanyang tulong sa imbestigahan mo kung sino si Cyrus. Sa tingin mo ba, gagawin talaga nitong kaibigan mo? Malalaman mo ba ang totoong pagkataon niya? Amelia tanong habang nabubuo sa kanya ang mga linya ng pag-aalala kilay. Don't worry, basta naka-enroll siya sa Solbury College, sigurado ako na magagawa ko alamin kung sino talaga siya, sagot ni Eric. May kumpiyansa. Sige. Balik muna ako, pagkatapos. Bahagyang tumango si Amelia bago tumalikod, muling pagpasok sa pribadong silid, at pagsasara ng pinto sa likod niya. Nakangiting kontento si Eric habang pinagmamasdan siya maglakad papalayo. Kahit na sinabi niya na siya nga titingnan ang pagkakakilanlan ni Cyrus para kay Amelia. Sake, ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa ay, sa katunayan, para sa Cyrus. Naniniwala siya na magiging mas madali ito para mapabalik niya si Roxanne kapag napatunayan niya iyon hindi si Cyrus ang inaangkin niya. Sa pag-iisip na iyon, inilabas ni Eric ang kanyang cellphone at dinala ang kaibigan niya numero. Hoy, Owen, pwede bang humingi ng pabor? Kailangan ko tumulong sa paghahanap sa isang tao, tanong kaagad ni Eric nang matapos ang tawag. Yeah, sure. Sino ang gusto mong tingnan ko? Into, nakangiting sagot ni Owen. May isang lalaki na nagngangalang Cyrus sa aming kolehiyo. Kilala mo ba siya? Mahinang sabi ni Eric. Cyrus, ang pangalan ay tumunog. Ngunit si Owen hindi niya maalala kung saan niya narinig mula sa. Nagtataka, nagtanong siya, si Puso Sophomore. Oo, naniniwala ako na sophomore siya. Ako.
Medyo sigurado na wala siya sa alinman sa aming mga klase, bagaman. Kung hindi, siguradong malalaman ko kung sino siya, Eric tumugon. Second year. Cyrus. Isang bumbilya ang napunta off sa kanyang ulo bilang siya ay tumugon, oh. Ikaw ba pinag-uusapan ang Calunos Lunos na talunan na iyon, si Cyrus? De La Cruz. Pathetic loser. Parang naalala ni Eric. Narinig ang tungkol dito kanina. Hindi mo ba siya natatandaan? Nabangga sa kanya pabalik noong sumali kami sa piano club. Namumulot siya ng mga bote sa paligid campus, remember? Usap-usapan na ang kanya binitawan siya ng girlfriend para kay Ethan, Owen sabi. Oh, yung lalaking yun. Naalala ko na siya ngayon. Eric ngumiti at nagpatuloy, it's no wonder he's tumunog ang pangalan ng kampana. Siya ang napakasamang kulubisa. Ang ating kolehiyo. Ha? Paano ka wili-wili? Anong nangyayari, Eric? Bakit ikaw? Bigla siyang dinala, tanong ni Owen. Pagkalito. Kumakain ang lalaking iyon sa aking restaurant ngayon, kaya nagtatanong lang ako out of curiosity, Eric casual na sagot, saka nagpatuloy sa pagbaba ng telepono. Tumalon sa tuwa, tumungo siya sa pribadong silid, sabik na ibunyag ang pagkakakilanlan ni Cyrus sa iba. Naniniwala siyang tiyak na matatapos si Roxanne ang kanyang relasyon kay Cyrus sa sandaling siya nalaman kung sino siya. Ang plano niya ay nag-confirm Roxanne at maging balikat niya upang umiyak habang siya ay nasa kanyang pinakamahina na estado, sa pag-asa na ito ang maglalapit sa kanilang dalawa magkasama. Haha, paniguradong kakampi ang swerte. Paano fascinating, hindi napigilan ni Eric na si, asterisk, ka. Umiti, saka siya tumuloy sa privado silid. Sa sandaling ito, ang pinto ng privado room ay hingin malawak na bukas, at Amelia humakbang palabas ng kwarto. The moment she laid her eyes on Eric, siya. Naiinis na tanong niya, hindi mapigilan ang kanyang pananabik, Eric, kamusta ang imbestigasyon mo? Guess what, nagsagawa na ako ng masensinang paraan. Pagsisiyasat at nalaman na si Cyrus ay hindi pantay malapit na maging mayaman. Siya ay wala higit pa sa isang kaawa-awang kulubi sa ating kolehiyo. Siya ay kaya sinira na hindi man lang niya mabayaran ang kanya edukasyon at naghahanap buhay sa pamamagitan ng pagpupulot na Boti Campus, I can't wait to reveal his tunay na pagkakakilanlan sa lahat, S. Agot ni Eric, kumikinang mula sa tainga hanggang sa tainga. Damaloy ang aripal ng excitement. Minsan narinig ni Amelia ang sinabi ni Eric. Kailanman simula nung nakilala niya si Cyrus, she had a snake ang hinala na may tin at algo siya. Ngayon na kinumpirma ni Eric ang kanyang mga hinala, siya nga mas tiyak na hindi si Cyrus ang bilyonaryo na sinasabi niya. Isang malawak na ngiti ang pinakawalan ni Eric habang inaabot niya ito, hinawakan si Amelia sa braso at sinabing, Terena. Curious na makita kung paano siya magdedetermina sarili niya kapag tinawag natin siya. Sandali lang, biglang lumingon si Amelia. Sa paligid para sinulyapan kay Cyrus at bulong kay Eric, paano mo papatunayan? Na hindi siya bilyonaryo. Halika. Kailangan ko pa ba ng patunay? Siya. Walang iba kundi isang Calunos Lunos na talunan. Basta ako ibunyag ang tunay niyang pagkatao sa lahat, wala duda na matatakot siya hanggang mamatay. Bilisin mo. Tayo. Pasok ka, nakangiting sabi ni Eric. Amelia gazed at Eric with hesitation, hindi sigurado ng susunod na gagawin. Kabanata 404 umorder ka lang kahit ano gusto. Don't worry, Amelia. Kilala si Cyrus sa buong kolehiyo namin na maging isang Calunos Lunos na talunan. Bet na matatakot siya at tumakas kapag kami ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao, sabi ni Eric, pagkatapos ay siya. Nagpatuloy sa pagkalagkad kay Amelia sa pribadong silid, hindi ka panipani walang sabik na ibunyag ang pagkakakilanlan ni Cyrus bilang sa lalong madaling panahon. For goodness sake.
Bakit ka nasa ganyang isang rush to reveal his identity? Tanong ni Amelia sa kanya nagsalubong ang mga kilay. Given kung paano siya napunta sa ganyan. Ang haba para lang lokohin si Roxanne na maniwala na siya isang mayamang tao, dapat siyang maging handa. Kung ikaw, sumugod ngayon at sabihin sa lahat kung sino talaga siya, maghuhukay ka lang ng sarili mong libingan. Kung wala anumang patunay, gagawin mo lang si Roxanne. Hindi kita maintindihan. Pinag-isipan ni Eric ang bagay na iyon pagkatapos narinig ang sinabi ni Amelia. Saka siya tumingin nakakunot ang kilay niya at nagtanong. Kung ganoon, ano sa tingin mo ba dapat nating gawin? Nanatiling tahimik si Amelia ng ilang segundo, then she said, "It's actually very simple. Since alam na natin kung sino talaga si Cyrus, wala kailangan natin siyang ilantad kaagad, kailan ang pinakamagandang oras para sa atin ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa kanila, kung gayon." Eric walang magawang tanong. Kapag pumasok na tayo mamaya, kumilos na lang tayo na parang tayo walang alam sa sitwasyon at enjoy sa aming pagkain. Huwag subukang ilantad ang mga kasinungalingan ni Cyrus o kahit na makipag-usap sa kanya. Mamaya, kapag tayo natapos na sa pagkain namin, I'll suggest for him to be the isang na ang magbabayad ng aming pagkain sa halip na ikaw. Amelia nagpatuloy. Kung si Cyrus ay walang iba kundi isang struggling mag-aaral, walang paraan na magagawa niya ang deal. Pagkatapos ng lahat, ang pagkain na ito ay malamang na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $10,000 sa kabuuan. Sa panahong iyon, ikaw na kayang ihayag ang tunay niyang pagkatao sa lahat at panoorin siyang magpakatanga, what a good idea, Amelia. Puri ni Eric Amelia na masigasig, sa ganitong paraan, mapapatunayan natin iyon. Si Cyrus ay hindi isang mayaman, at walang paraan magagawa pang tanggihan ni Roxanne ang katotohanan. Wala siyang choice kundi maniwala sa'yo. Dagdag ni Amelia na may nakakalokong ngumiti sa kanya mukha. Magandang pag-iisip. Ikaw ay isang hindi kapani-pani walang maliwanag babae, Amelia. Hindi ko naisip ang ganoong bagay. Matalinong solusyon. Buong pusong ngumiti si Eric pagsang-ayon ni Amelia. Tandaan mo, kikilos tayo na parang wala. Nangyari na. Got it, paalala ni Amelia. Eric, huwag kang mag-alala, no. Nang hindi binibigyan ito ng anuman na isip, sumang-ayon si Eric na may isang tango. Isang maliit na ngiti ang pinakawala ni Amelia bago gumawa papunta siya sa private room, kung sa bagay, hindi ginagawa ni Amelia ito ay dahil lamang sa mabuting kalooban at dalisay na pagmamalasakit. Na si Roxanne ay niloloko ni Cyrus. Sa halip, ito ay upang bigyang kasiyahan ang kanyang vanity. Siya ay palaging gumuhit ng mga paralel sa pagitan ang buhay niya at ni Roxanne simula noong sila ay maliliit na bata. Matapos malaman na si Roxanne iyon, nakipag-date sa isang bilyonaryo, siya ay naging hindi kapani-pani walang nagseselos kahit hindi niya pinakita sa mukha niya. Simula noon, umaasa na siyang makilala si Roxanne boyfriend para malaman kung siya ba talaga ay kasing yaman ng inangkin sa kanya ni Roxanne maging. Ngayon na sa wakas ay nakuha na niya ang perpekto pagkakataon na ipahiya si Cyrus, wala duda na hindi siya susukaw ng ganoon kadali. May mga babaeng mukhang pala kaibigan at mabait sa ibabaw, ngunit sa kaibuturan, sila ay lubhang nakakalasong, patuloy na nakikipagkompetensya sa isa. Isa pa at sinisira ang isa't isa. Minsan sina Eric at Amelia ay sumama sa iba sa pribadong silid. Lahat ay nagpatuloy sa pagtingin sa menu at ilagay ang kanilang mga order isinasaalang-alang na ito ay salamat kay Amelia na ang lahat ng naruroon ay nagtipon dito ngayon sa restaurant ni Eric.
Walang pakialam ang mga tao naghihintay sa kanilang dalawa habang gumagalang sila. Lumabas nang medyo matagal. Sa muling pagpasok sa private room, Eric. Bulalas, lahat, huwag mag-atubiling mag-order kahit anong gusto mo. Ito ang magiging treat ko. Maraming salamat, Mr. Hot L. Isabella masayang tugon. Don't mention it. Magkaibigan naman tayo eh, natutuwa akong I treat kayo sa hapunan, Eric sagot ng malapad na ngiti. Wala siya sa hindi bababa sa nag-aalala na sila ay mag-utos ng lahat sa iyo mamahaling pinggan. Sa halip, natakot siya sila ay mag-order ng masyadong maliit. Galing. Salamat, Mr. Hot. Ano isang mapagbigay kang tao? Hindi tulad ng isang tiyak isang tao, nagpakawala ng tahimik na tawa si Isabella. Malinaw sa gustong iparating ni Isabella. Hindi maiwasan ni Roxanne na sumimangot at sinadya pakli. Gayunpaman, inabot ni Cyrus ang kanyang kamay para pigilan siya at marahang umiling, senyales na hindi na kailangan para sa kanya na yumuko sa kanila antas at makipagtalo sa kanila. Huminga ng malalim si Roxanne para pakalmeyan ang sarili bumaba at hindi kumibo. Sa mahabang mukha, she shifted her attention to the menu that was inilagay sa harap niya. Sa mismong sandaling ito, nagsimula ang lahat paglalagay ng kanilang mga order. Alam niyang nagmula si Eric sa isang mayamang pamilya. Hindi tumayo si na Isabella, Andrea, at Donald seremonya at nag-utos ng anumang gusto nila nang hindi nag-iisip ng dalawang beses, at kasama iyon ang mahaba listahan ng mga pinakamahal na pagkain na magagamit sa ang menu. Sa tila isang kisap mata, lahat ay naglagay ng kanilang mga order, at ang bayarin umabot sa humigit kumulang 10,000 dolyar. Ang sandali na napansin ni Eric ang mahabang panahon list of dishes na in-order nila, the green on lalo lang lumaki ang mukha niya. Ganap na walang kamalayan sa kung ano ang Eric at nagpaplano si Amelia, naisip lang ni Cyrus na si Eric ay isang tanga na puno ng truck pera. Ang bobo. Ano ang punto ng gumagastos ng napakaraming pera sa grupong ito, mga tanga na halos hindi niya alam. Napansin kong nakaupo si na Roxanne at Cyrus doon sa katahimikan, nakangiting tanong ni Eric kay Cyrus na kaplaster sa mukha niya. Cyrus, sigurado ka ba ayaw mong umorder ng kahit ano? Bakit hindi? Mag-order ka ng pagkain para sa iyong sarili. Ayos lang, may pagkain na. Bahagyang umiling si Cyrus nang makasalubong niya ang kay Eric titig. Nang marinig iyon, isang mahinang ngiti ang pinakawalan ni Eric. Inabot niya ang isang menu at sinulyapan sa paligid sa lahat ng tao sa silid habang nagtatanong, ay lahat yan. Gusto niyo bang umorder ng kahit ano? Iba, malaking order na po kami, Mr. Hall. Kung mag-order pa tayo, natatakot ako na baka hindi ko kayang tapusin lahat, sagot ni Isabella mabilis. Lumipat ang tingin ni Eric sa nakatayong waiter sa tabi niya at bamulong, ipakita mo sa akin ang listahan ng mga pagkaing in-order nila. With that, nagmamadali siyang inabot ng waiter ang listahan. Agad na nalaglag ang panga ni Eric na pagtanto niya na ang mga pagkaing in-order nila umabot sa 10,000 dolyar sa kabuuan. Sila sa katunayan ay hindi tumayo sa seremonya.